yun yung personal account ni Bea kay Gerald. Parang nakita daw niya yung lipod. Kaso na-traffic sila. Pero gusto daw niya sampalin. Ah, gusto niya sampalin. Oo. Gusto niya sampalin dahil mukhang hindi si Dominic ito. Mukhang ini-enjoy lang nila ang company ng bawat isa. Parang may iba daw si Dominic. Ito naman, hindi pa sana. Hello mga ka-update! Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! At ito naman po si Papa O, si Noddy Diaz. Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Ayan. Bilis kong kamay mo. Oh, alam mo dati akong Oh, anyway, Loy, nako syempre mainit ang pinag-uusapan naman ngayon ang naging pahayag ni Bea Alonzo. Ang dami niyang pasabog. Oh, sa kanyang interview with G3. Oh, syempre iba hindi naman na-update, di ba? Yes, okay, so ito po yung pinaka-cheese, no? Sa mga hindi nakabasa lang. Yes. Pero I'm sure dahil mga chismosa naman ang mga Pinoy, yeah, alam nila yan. Pero, Loy? Ayun, sinabi nga po niya tungkol kay Gerald Anderson na aside from the fidelity at saka daw po yung ghosting, ang mas nakakainis sa kanya is yung gaslighting. Oh, may bago! Ano ang gaslighting? Gaslighted. Kumbaga parang tinisi sa'yo lahat. Kaya sabi niya gano'n, parang hindi pa rin nagbabago si Gerald Anderson na hindi siya nagtitake ng accountability dun sa mga pagkakamali niya noon. Okay, parang walang inaako si Gerald. Mm-hmm. Di ba sa lahat sabi? Sa lahat ng mga akusasyon o sa lahat ng kanyang mga sinasabi, wala man lang ni isa doon na inako si Gerald. Yes, di ba? Tapos, nun daw, Star Magic Ball, muna lang pagkikita after ng ghosting, she would have slapped him, si Gerald. Nakita daw niya yung lipon, kaso na-traffic sila. Pero, gusto daw niya sampalin. Andun ka nun, di ba? Oh, pero wala naman ako dun sa pangyayari. Kasama ko si Erin noon that time. Mm-hmm. Oo, ay gusto niya sampalin. Oo. Gusto niya sampalin dahil? Dahil dun sa ano, feeling niya na scam siya. Di ba? Dun sa ghosting na ginawa sa kanya. Ah, ginost siya. Oo. Yung pagkat, bakit ba siya ginost? Dahil nga dun sa ano, dun sa, di ba ang sabi ni Gerald sa interview with Tito Maya Bunda, is sobrang toxic na. Tapos over dinner, nung nag-walk out siya na sinabi niya na ayaw niya na, di ba? Yun yung sinasabi niya, ghosting ba tawag doon? Eh parang nag-walk out ako, nagpaalam, sinabi ko ayoko na eh, over dinner. Kung ghosting yung tawag doon, o di sige, ghosting, di ba sabi ni Jack, ganon. Siyempre, iba naman ang interpretasyon ng lalaki sa interpretasyon ng babae. True. Oo. Alam mo, dahil dito, pag si Gerald talaga, ako yung na-ano eh. Sabi nila, bias ako kasi kaibigan ko si Gerald. Oh. Hindi. Kahit si Bea, kaibigan ko rin. At kahit kahit hindi ko sila kaibigan pareho, eh hindi naman para mag-take sides tayo. Oo. Eh doon lang tayo lumilevel doon sa gitna. Eh pag sabi nga nila, pag gumigitna ka, pwede kang sagasaan. So it's either kaliwa ka o kanan ka. Mm-hmm. Eh sabi ko naman, pag gumitna ka at alam naman nung nagmamaneho na masasagasaan niya yung gitna, tatabi siya. Siya ang mag-a-adjust. Oh, anyway, so yun na nga. So ako feeling ko, no, si Bea talagang hindi pa siya, hindi naman sa hindi pa nakakagante, kundi hindi pa nare-resolbahan yung kanyang nararamdaman. Wala pang closure talaga. Para magsalita siya ng gano'n. So tingin mo yung mga statements na ganyan, Nay, dahil nga hindi pa siya nakaka-move on, meron pa siya mga kinikintim, or malaya niya nang nasasabi to kasi baliwala na sa kanya to ngayon. Siguro na ibubuhos na ni Bea dahil baliwala na yan sa kanya. Kasi meron din mga remote din yung ibang girls or lalaki din na pag nagsalita sila dun sa ex nila. Eh di ba, Loy, parang ano yan? O gusto ko lang ipakilala sa inyo kung sino tong na karelasyon ko, ha? Para pag-ingati na kayo. Parang ganon. Pero syempre, hindi naman natin alam kay Bea kung yun nga yung meaning sa kanya ng kanyang pagsasalita. Mm-hmm. Diba? Si Gerald naman na nag-post siya ng parang something like, my queen? Yeah, sabi naman ng mga iba, parang nananadya. Yan yung term ng ibang mga netizens. Parang nananadya yung post nila Gerald at tungkol kay Julia na my queen. Mm-hmm.
kasabay nung paglabas nung ano, nung interview ni G3 kay Bea. Parang ilang gante, ganun. Oo, parang counter attack, ganun. Mm-mm. Tapos yung My Queen daw yata eh, parang sinabi na rin daw yan kay Maha. Ah, talaga? Kay Kim Shu. Why? May mga ganyan. So, parang normal na lang kay Gerald na kung sino yung karelasyon niya ngayon, yun ang kanyang queen. Dapat pala nilagyan niya ng new, my new queen. Diba? Well, anyway, so habang si Gerald ay masaya, yes, at si Julia ay masaya kay Gerald, yes, si Bea naman, ito yung kanyang inilahan. Eh, ipinakita lamang dito ni Bea na hindi siya bitter. Ako feeling ko hindi siya bitter. Gusto lang niyang ilabas lahat para masabi lang niya yung gusto niya at mapakilala niya kung ano yung naging pakikitungo ng lalaki sa kanya. Totoo. Hindi para siraan. Siguro, yun yung parang personal account ni Bea kay Gerald. Yeah. Ayun, nagkukwento lamang siya. Pero ako, feeling ko naman si Bea ay unti-unti nakaka-move on na yan. Yes. At saka masaya din naman siya ngayon, di ba? Anong sabi niya kay Anna Dominic? Ayan, di ba? Ang tagal na nga na may mga spekulasyon kung sila ba o hindi. So finally, inamin niya na dating sila. Nasa dating stage, hindi pa daw sila. Yung iba, no, parang sinasabi nila na parang hindi seryoso si Dominic kay Bea. Parang friendship lang kayang i-offer dahil hindi raw ma-post ni Dominic yung lahat ng events nila ni Bea. Kasi ako naman, parang katuliro ko, bakit kailangan lahat i-post? Kaya nga. Which is actually, yun din yung point ni Bea. Kaya din daw niya hindi nire-reveal kung ano yung status sa kanila is because parang ayaw niya ulit na mag-fake, kumbaga kung hindi mag-materialize, kung hindi mag-flourish yung kung ano man na mamagitan sa kanilang dalawa, eh parang mag-fail na naman siya sa harap ng madla. Parang magiging failure na naman ang kanyang love life. Na parang ayaw daw niya mangyari. Kaya parang chill-chill lang muna sila. Oo, pero gusto na ba niya mag-asawa? Gusto niya na mag-asawa, pero tinanong siya kung in love ba siya ngayon. Sabi niya, love is a strong word. Sabi niya, she will let us know when she gets there. So, hindi pa siya sure. Nag-iingat pa si Ate Girl. Oo. Parang ayaw niya nang mapaso ulit. Yes. So, gusto niya, sure ball na ito. Yes. Alam mo, lagi namang parang kung sino yung present, yun din ang inaasahan nila magiging forever nila. Sana huli na. Diba, ganon? Lalo na si Bea, gusto niya nang mag-asawa, diba? Yes. Ilang taon na siya? 33 na. Parang gusto niya nang lumagay sa tahimik. At age 35. Age 35, Kahit hanggang 36 man lang daw. Pero syempre, hindi rin naman alam ni Bea kung sino yung lalaki na yun. Yes. Na kanyang pakakasalan. Mm-hmm. Na nabibigyan niya ng kanyang matamis na oo. Yes. Na makikita niya na yung lalaki luluhod. Luluhod? Oh, yes. Akala ko babae lumuluhod. Gagay, lalaki luluhod. Takasabi. Napalakas. Aray ko ba? Wow, ang delay naman ng aray mo, ha? Hindi ko sinabi na palakas. Hindi. Kasi, baka mamaya sabihin sila, saktan mo na naman ako, eh. Hindi, diba? Kaya nangangarap din si Bea na one day, dumating yung time na maririnig niya yung mga salitang will you marry me? Yes. Doon sa isang lalaki na alam niya na bibigyan niya ng kanyang buong puso at kaluluwa. True. Diba? At hindi natin alam kung si Dominic ito. Why not? Diba? Oo. Kasi yung iba, meron pa nakikitang comment na mukhang hindi si Dominic ito. Mukhang ini-enjoy lang nila ang company ng bawat isa. Ay? Ng isa't isa. Oo. Kasi parang nababasok lang yung mga comment na parang may iba daw si Dominic. Ha? Sino kaya? Hindi ko naman aanoin yan. Naku! Ako pala yun! Sarap lang. Si Dominic kung naman ang kanyang opinion siya. Pero syempre, Loy, hindi naman tayo si Dominic at hindi tayo si Bea. Yes. So sila makakaramdam yan kung mahal nila ang isa't isa or sila ay nag-e-enjoy lang sa isa't isa or sila ay habang wala pa, tayo muna. So hindi natin alam, di ba? Pero mukha namang hindi nagmamadali si Bea sa tono niya, no? Hindi siya nagmamadali. Kung sasabihin niya nangangarap na siya na lumagay sa tahimik. Feeling ko, lagi siyang wish na sana ito na yung lalaking pakakasalan ako.
Sana ito na yung lalaki makakasama ko habang buhay. Meron siyang ganun. Eh, ang nangyayari, nauudlot. Parang si ano yan eh, Loy? Parang si Sarah Geronimo. Oh, bakit? Si Sarah Geronimo dati ha, nung dalaga pa siya eh, nangangarap siya magka-boyfriend. Ah, oo. Sa kabila ng paghihigpit at pagiging istrikta ni Mami Divine. Yes. Diba? Okay. So, nanligo si Gerald. Yes. Kala ni Sarah, eh, ito na yung lalaki. Yes. Naawat ni? Mami. Mami Divine. Oo. Tapos, dumating si Raver. Yes. Tapos, na hindi rin kinaya si Mami Divine. Yes. Nag-attempt din si John Lloyd. Ah, nag-attempt din si John Lloyd. Ah, talaga? Yes. Ah. Oo. Yun ang sabi sa akin na nag-attempt si John Lloyd. Mm. Kaya lang, hindi rin nakaya si Mami Divine. Ah. Ngayon, si Sarah ay bumagsak at nasalo ni Matteo Guidicelli. Oh. Ipinaglaban siya ni Matteo Guidicelli sa higpit ni Mami Divine. Mm. Tapos doon naramdaman ni Sarah na ito na yung lalaki para sa akin. Siyempre, si Matteo ang nagwagi. Yes! Diba? Oh. Kaya nakakatuwa na, tinamayin, sa paghihigpit ni Mami Divine, mm-hmm. ay parang dapat na ipagpasalamat yun ni Sarah kay Mami Divine. Mm. Kasi kung hindi naawat ni Mami Divine, si Sarah, sa mga nakaraang lalaki, definitely, hindi magiging sila ni Matteo. Diba? So may purpose yung mga dating paghihigpit para diba? Pero siyempre bibilib pa kay Matteo. Correct. Talagang hindi siya nagpakabog sa kahigpitan ni Mami Divine. Yes. Alam mo naman, Lloyd, diba? Ah, yes, Nay. Nasa sulat yan. Oo, nasa Matteo yan. Nasa Matteo. Mm-hmm. Oo. Versikulo 3, talata 24. Yes. Basa. Ito po, no? O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Hindi mo palaga yun? Ay, sabi yun. Kaka? Rocket Lauren. Hindi na. Nasusunod sa libro ng chika. Diba? So, ibig sabihin, sinuong ni Matteo lahat ng obstacles. Ika nga. At nalampasan ito ni Matteo. Tinan mo naman si Sarah, di ba? Walang paglagyan o walang pagsidla ng kanyang kaligayan. So, dahil nandito na, ito na yung tamang tao para sa akin. So iisipin pa ba ni Sarah si Gerald, si John Lloyd, si Raver? Di ba? Siyempre, hindi na. So, yun yung dapat na ipagpasalamat ni Sarah kay Mami Divine. Kahit pa hindi 100% ay tanggap ni Mami Divine yung nangyari ngayon kay Sarah na mag-asawa ito, ay okay lang. Mm-hmm. But eventually, matatanggap din yan ni Mami Divine. Lalo na pag nakita ni Mami Divine ang apo niya kay Sarah. Yeah. So parang kay Bea, lahat ng mga nangyaring niya, ng mga ghosting, gaslighting, at kung ano-ano pa, preparasyon yan para dun sa tamang lalaking dating para sa kanya. Oo, yun. Kaya si Bea, dapat hindi muna siya mag-aanon. Naku, ito na yung lalaki. Mm-hmm. O, huwag muna siyang ganon. Huwag muna gumano ng attitude niya kasi nauudlot pagka yun ang iisipin ni Bea. Mm-hmm. Naku, ito na siguro yung lalaking pakakasalan ako. Ito na siguro ang lalaking kasama kong magkakaroon ng pamilya. Oo. Mm-hmm. Mas maganda, Bea, na hindi mo muna isipin yon, kung iniisip mo man yon, huwag mo nang ganun. Wala. Chillax ka lang. Diba? Kung may dumating, o di entertain mo lang. Diba? Alam mo, syempre, alam ko naman na hindi ka na bumabata. You're not getting any younger. Pero syempre, maganda din na i-maximize mo na yung potentials ng pagiging dalaga mo. Yes. Kasi pag naging may bahay ka na at naging nanay ka na, yun. Siyempre, hindi mo na mababalikan yung nakaraan, hindi pa. Totoo. Kaya, yun siguro yung gusto ni Lloyd na mangyari sa'yo. Yes. Anak, i-maximize mo muna. Enjoy yourself. And at the end of the day, di ba, hindi mo na mamalayan lalo kang pinatitibay ng panahon. Yes.
Pinatitibay ka ng mga pangyayari. Pinatitibay ka ng mga lalaki. Oo. Para pagdating ng panahon, merong dumating ulit, tapos nawala na naman. And so, gaganong ka lang. Okay lang, baka hindi siya para sa akin. Next! Ako, next! Diba? Eto, Nay, sa tingin mo, pinagtibay na di kaya ito ng panahon. Sino? Eto si Diego Loizaga. Bakit? Diba? Medyo naman talaga siya nawala sa showbiz kasi ito na pang hinahat niya sarili. Nais ang sarili. Oh. After nung breakup nila ni Siki Andres na meron na rin ano, pamilya ngayon, diba? Oo. So ngayon nakahanap siya ng bagong pag-ibig. Diba? Sa katauhan ni Barbie Imperial. Yes. Oh, at okay. Nagbigkas na rin siya ng katagang Barbie Imperial is the one. Oh, ayan, sounds na familiar. Okay, Derek Ramsey at Elena. Yes. Uso ngayon yan, ano, yung mabilisang panliligaw at tayo na. Mm-hmm. Sa Antipolo at Dooy. Maligo tayo, girl. Ay, babay, folks. Yun na. Kinulugan takta. Kinulugan takta. Diba? Yung mga ganyan, i-enjoy niya, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Mm-hmm. Na dihirang mangyari yan dahil lagi ka nakakulong sa bahay, diba? Yes. So, yung mga ganyang pangyayari, eh, nakakatulong yan para hindi sumumpong kung meron man si Diego o si Barbie ng anxiety, ng depression, hindi ba? Mm-hmm. Okay yan, i-enjoy nyo lang kasi maganda rin yan na nakakalimot sila. Mm-hmm. Na pandemya pa lang ngayon, nakalimutan namin. Kasi happy hearts lang kami. Ang dami happy ngayon, ano? Oo nga, diba? Ang bilis-bilis ng mga ligawan, tapos sila na. Nahanap nila agad yung gawan. Oo, correct, diba? Mm-hmm. And with that, mga ka-update, huwag niyo pong kalilimutan i-like itong aming video, no? At siyempre, i-share niyo na rin, i-subscribe niyo na rin, at paki-chismis na rin pong aming hobbies update sa inyong mga kapitbahay, diba? Lalo na yung mga OFW friends natin. Hello po! Oo, diba? Tsaka, siyempre, yung aming pong kanya-kanyang channel, yung Mamaloy, at syempre, OGDS channel, at syempre, yung isa pa naming channel, kung saan yung mga kagagahan po namin, ay doon namin ibinubulalas. Oo, yung aming OGDS personal na to. Pagka ganoon, okay, pag meron kang time, at kilala mo lahat ng mga chismosa sa inyong komunidad, na feeling mo, yung ginawa mo o yung nakita nila ay pagkikismisan. Mm-hmm. Puntahan mo isa-isa ang bahay. Huh? Oo. Ikaw mismo magchismis. Ay! Ikaw mismo magchismis. Kung may mga problema kayo, ha? Huwag kayong mahiya. I-send nyo lang sa personalan na to at yahoo.com. Ayan. Yes. Bibigyan po namin yan nakakatuwa, nakakaaliw at practical na payo. Ayan. So, siyempre, magkikita-kita tayo na live. Yes, magla-live po kami this Sunday na po. Ayan na, huwag niyo kakalimutan. April 11, 9 p.m. po. Ayan, Philippine time. Yes, mamimigay po kami ng mga cash prizes. Yes. Para po sa inyo bilang bahagi ng aming celebration dahil kami po ay iniakyat niyo sa 200,000 plus subscribers. Ooh. Maraming salamat. Sana ganyan din. Maka 100 man lang, 100,000 man lang yung ating ano, yung OGDS personal na to. Para po makapagbigay rin kami ng mga fun. Yes. At syempre mga cash prize. Ayan. Importante lang nakasubscribe kayo ha sa aming OGDS showbiz update. Yes. Para po kayo ay pasok sa banga. Bilang kasali sa aming contest na ito. Okay? Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy. At ito naman po si Papa Osin OGD. At lagi nagsasabi, nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo ito yung umaga, huwag po tayong makakalimot na magpasalamat sa Panginoon. Dahil tayo'y kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay sabay sabing every gising! It's a blessing! Ano pa nga ba ang lagi niyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Pero Nay, ha? Balita ko talaga. What? Lalo dun sa ano nyo kanina. Tinitingnan ni Mami Soul yung mga pictures mo na naka-topless. Hunk na hunk sa'yo.
Baka ano? Sabihin naman nila, mayabang ako. Yung mga picture mo, kasama mo si... Payat pa ako noon? Oo! Oh. Payat pa? Pinagbabalandra yung picture mo, katabi mo. Richard Gomez? Wow! Bakit hindi mo pa irali na inggit sa katabi? Ay, hindi! Nakakatuwa, napaproud ako. Diba? Palibhasa days yun. Diba? Ikaw naman, inggitera kang palakaka. Ay, hindi ah!